Lihim na mayaman. Kabanata 676. Nasa Eastern Sea ako. Ako mismo ang pupunta sa Jiangyu County. Isang tunog ng pagpatak ang maririnig. Ibinaba ni Alexander Yang ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Wala na siyang gustong sabihin pa kay Sarah Smith. Sa sandaling ito, iniisip pa rin niya na hindi niya ito mapahiya sa harap ng bahay ng kanyang ina. Napakabilis, pinababa ni Alexander Yang si Chiang Dixon. Kinuha ni Hades ang sasakyan mula sa parking lot. Sumakay sina Alexander Yang at Chiang Dixon sa itim na Bentley at pumunta sa entrance ng highway ng Provincial Road. Sa likurang upuan ng sasakyan, pumikit si Alexander Yang at pumikit. Solemn na ang ekspresyon niya. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Lily. Wala pang sagot ang taong dumukot kay Lily. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Kung may nangyari kay Lily, kahit sino pa iyon, kailangan niyang magbayad ng halaga na hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Tuldok, sa kabilang panig, sa Jiangyu County, sa Liuyu District. Matapos mabiti ni Alexander Yang sina Sarah Smith at Arthur Evans, nagkatinginan sila. Ano, anong sabi ni Alexander Yang? Tanong ni Arthur Evans. Sinabi ni Alexander Yang na pupunta siya sa Jiangyu County ng personal sa Eastern Sea. Sarah Smith said with a puzzled expression, tinanong din niya ako kung ano ang nangyari kay Lily. Baka may nangyari kay Lily. Nasa East Sea si Alexander Yang. Tapos pumayag siyang tumulong. Tanong ni Arthur Evans. How could he not help? Alexander Yang has nothing to say to Lily. As long as magpakita siya ng sarili niya, hindi maaayos ang mga usapin ng pamilya natin. Casual na sabi ni Sarah Smith. Hoy, Yawi, kaninong phone ang tinawagan mo? Ganyan ba talaga kalakas ang manugang mo? Sinabi ni Lu Taishia na may mapaglarong ekspresyon, huwag mong seryosohin ang sinabi mo noong nakaraan. Casual ko lang itong binanggit. Huwag mong subukang bigyan ang iyong sarili ng mukha, na sinasabi na ang iyong manugang ay isang pangunahing shareholder sa grupo ng karagatan ng dagat silangan. At saka, mahirap sabihin kung manugang mo ba siya o hindi. Tumingin si Lu Taishia kay Sarah Smith at sa kanyang asawa na may mapanuksong tingin, na para bang gusto niyang makita ang dalawang ito na nagpapakatanga. Buntong hininga, hayaang tumawag sina Old Evans at Yowie. Kung sa tingin nila ay napakahusay nila, hayaan silang patunayan ito. Mabagal na sabi ng matandang Chen, gusto ko ring makita kung gaano sila kakaya. Naglakas loob pa nga silang itapon ang mga chopstick nila kapag kumakain sila sa bahay. Hey, iniisip ba talaga nila na sila ang amo? Nang marinig nila ang mga salita ng mag-asawang Lu Taishia, mas naging pangit ang mga ekspresyon ni Sarah Smith at Arthur Evans. Pilit silang nagpipigil ng hininga. Maghapong nag-aaway ang dalawang mag-asawang ito. Wala sa kanila ang handang sumuko sa isa. Sobrang sarcastic nila. Hindi nakayanan ni Lily ang panunuya nitong dalawang taong ito. Inihagis niya ang chopsticks niya at lumabas. Kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makausap sa telepono. Ang tita at tito niya, kung pipilitin mong sabihin ito, paano natin ito seseryosohin? Sino ka sa tingin mo? Hindi kumbinsido si Sarah Smith at sinabing, sinagot ni Alexander Yang ang telepono at sinabing pupunta siya sa Jiangyu County. Pagdating ng oras, maghintay lang kayo. Oy, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pamilya tayo. Hindi natin sila minamaliit. Sabi ng matandang Chen sa kakaibang tono, tungkol sa kung ano ang pinag-uusapan ninyo, Alexander Yang, sinabi niya na ito ay banal. Hayaan mo siyang gawin ito. Sa Jiangyu County, gusto ko talagang makita kung gaano siya kakaya. Let's put the pangit words in front of us. If Alexander Yang dares to come, I'll ask him why he dared to bully us, old Lu family. Don't blame me for not giving your family face pagdating ng panahon. Sabi ng matandang Chen na may malamig na nguso. Puno ng panghahamak ang ekspresyon niya. Tuldok.
Kasabay nito, Jiangyu County, Jiangyu Mountain. Isa itong ekolohikal na kagubatan na may kakaunting tao. Ito ay isang mahirap na lugar ng bundok na kahit na ang mga kalsada ay hindi pa binuo. Sa kailaliman ng Jiangyu Mountain, sa isang mababang tuktok ng bundok, isang pansamantalang gusali ang itinayo. Ang loob ng ordinaryong gusali ay pinalamutian ng marangyang may pulang carpet at lahat ng uri ng mamahaling oil painting at mga antigo. Ito ay isang kakaibang istilong kanluranin. Sa paligid ng gusali, maraming nakaitim na mga binata na naglalakad sa maayos na paraan. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng isang mapanganib na aura. Mayroon ding iba't ibang high-tech na kagamitan na nakaset up sa lahat ng direksyon. Para silang nakaayos sa lahat ng direksyon. Ito ay isang pansamantalang base. Sa malaking kwarto sa ikatlong palapag. Ang kanlurang chandelier ay kumikinang na may mahinang dilaw na liwanag. Sa malaking sofa ay nakaupo ang isang medyo may edad na babae na maganda ang pananamit at eleganteng. May hawak siyang baso ng red wine sa kamay niya. Nakaupo si Evans Lily sa isang big boss chair. Nako, mapa siya. Ito ay dahan-daang iminulat ni Evans Lily ang kanyang mga mata at nalilitong tumingin sa paligid. Ikaw ay gising. Nakangiting tumingin kay Evans Lily ang middle-aged na babae at sinabing, Evans Lily, don't panic. I just invited you as a guest. Dito. Nagulat si Evans Lily at gustong bumangon ngunit biglang nadatna niyang nakalock ang mga kamay at paa sa upuan at hindi makagalaw man lang. Napatingin siya sa medyo may edad na babae at nagdududang nagtanong. Sino ka? Ewan ko sayo. Bakit mo ako hinuli? Naalala lang ni Evans Lily na pagkatapos umalis sa Liuyu District, siya ay kinidnap ng isang grupo ng mga misteryosong tao. Maging ang mga bodyguard na inayos ni Alexander Yang para sa kanya, si Liu Jun at ang iba pa, ay tinuruan ng malupit na leksyon. Hindi nila ito kayang labanan. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Wen Tianfeng. Napanatili ni Wen Tianfeng ang kanyang ngiti at sinabing, mula sa isang tiyak na pagkakakilanlan, maaari mo rin akong tawaging Mama Feng. Kailan Tianfeng? Nagtataka ang ekspresyon ni Evans Lily at tumingin kay Wen Tianfeng. Sa kanyang impresyon, hindi pa niya nakita ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na babaeng ito. Humigop ng red wine si Wen Tianfeng at misteryosong ngumiti. Ako ang madraste ni Alexander Yang. Siyempre, hindi niya ako makikilala. Galit din siya sa akin. Sabi ni Wen Tianfeng sa sarili at tumingin kay Evans Lily. Sabi niya, mahal na mahal ka ni Alexander Yang, tama ba? I don't know, kinakabahang sabi ni Evans Lily. Pakiramdam niya ay napakadelikado ng babaeng nasa harap niya. Nakakatakot ang aura niya, para siyang nakaharap sa isang makamandag na ahas. Haha, umisi si Wen Tianfeng, napakahusay ni Alexander Yang sa pagpili ng mga babae. Siya ay may pambihirang hitsura at ugali. Ang babaeng tulad mo ay magpapagaan ng loob sa mga lalaki. Na-curious din ako. Paul Dixon is such a heartless man. Paano siya magkakaanak ng isang lalaki na ibang-iba ang ugali gaya ni Alexander Yang? Tila may iniisip si Wen Tianfeng at sinabi sa sarili. Ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng paghuli sa akin? Tanong ni Evans Lily. Pakiramdam niya ay hinahabol ng mga taong ito si Alexander Yang. At inaangkin nilang madraste ni Alexander Yang. Noong nakaraan, hindi sinabi sa kanya ni Alexander Yang ang tungkol sa background ng kanyang pamilya. Sa opinyon ni Evans Lily, ang pagdating ng mga taong ito. Malamang ay ang hidwaan sa pagitan ni Alexander Yang at ng kanyang pamilya. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Wen Tianfeng. Ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng labis na masamang tingin habang sinabi niya, ang pagkuha sa iyo ay natural na gumawa ng isang libingan para kay Alexander Yang. Abangan ang susunod na kabanata.